Magandang araw at magandang buhay sa inyo mga kaibigan. Welcome back to my channel, YouTube channel, Brother Orly's Vlog. Andito po tayo para magbigay ng update sa mga nagaganap sa ating pong kapaligiran at magbibigay rin tayo ng encouragement from the Word of God. So sa ating pong mga buhay na kung saan ay maraming hinaharap na pagsubok at mga testings, mangyari pong manatili lamang tayo sapagkat ang Diyos ang matibay nating sandigan. Ang una pong update ay ang tungkol sa isang cruise ship na iyan po ay nakadaong ngayon sa Yokohama, Japan. We're getting confirmation as we look to the coronavirus coverage that 39 more people aboard that quarantine cruise ship docked in Yokohama, Japan have tested positive for this new virus with the new name. Get used to hearing COVID-19. We don't know what countries they're from. They haven't listed any nationalities this time, but we do know so far that 8 Canadians are among the 135 passengers and crew who were previously taken off the Diamond Princess and are receiving treatment in a Tokyo hospital. So 39 in addition to that 135, the ship outbreak, the largest anywhere outside China. At yan nga po ang isang update na kung saan ay galing sa CBC News Canada. Ngayon, iyan pong coronavirus ay tinatawag ng COVID-19 ayon sa World Health Organization dahil ito po ay hindi na basta-basta. Ang CO stands for corona, ang VI stands for virus, and D stands for disease, -19, COVID-19, because the virus has been discovered in 2019. Meron pa po tayong mga updates at tingnan natin ang isang Chinese national na kung saan ay tumatawag sa kanyang pamilya, subalit hindi pa man lamang katagalan ito'y bumulagta na. Inyo pong obserbahan kung ito ay isang propaganda lamang o totoo nga ba na ito ay bumulagta na lang dahil sa COVID-19. 我真的受不了啊，老天爷！我真的这么想的，把那小人的命给他，你他妈把打死算了，我精神崩溃了，我。 Yan nga po ang kalunos-lunos na nangyari sa isang Chinese national. Para sa akin, may dalawang sitwasyon doon. It could be na drama, staged, dahil kung bakit maganda ang pagka-video. At kung sadyang ito'y totoo, kaawa-awa naman. Knowing the Chinese people, although hindi lahat ng Chinese ay masama, pero kilala ang Chinese sa mga tinatawag na fake things. Sa isang banda, nais nating magpatuloy na ito po palang COVID-19 na ito ay na-predict na ng isang fiction book na kung saan ay naisulat ng isang author. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang findings na ito. Tayo po ay magbasa at tingnan ninyong mabuti kung ano ang naisulat ng author na ito tungkol sa destructive na coronavirus or COVID-19. Thank you.
nga pong pagbabasa, alam ko nakita ninyo na ito pong author na si Dean Ray Koontz ay may pen name na Leigh Nichols, na kung saan ay na-predict niya doon sa kanyang libro na merong Wuhan virus na tinatawag na Wuhan 400, na ito ay nag-originate mismo sa Wuhan, China. At ito ay naging isang matinding virus na pumapatay sa sangkatauhan ayon sa kanyang libro. Mga kaibigan, meron pa hindi talaga na maiiwasan na may mga ganitong eksena itong mga Chekwa na ito. Pagpasensyahan nyo na, ano po, meron pa tayong ipapakita. Di umano may nasakote sa Dallas, Washington, sa Immigration Department bago pumasok ang mga tao, ano po? Ay may isang Chinese na nahulihan ng mga dried birds na nasa supot. Of course, nung ito'y nasa kote, sinunog ang mga nahuling dried birds. Sa mga sitwasyon na kagaya nito, tayo pong mga mananampalataya at malamang mga ordinaryong tao dito sa mundo, sino ang tatawagin? Sino ang hihingan ng tulong? Kanino tayo kukubli? Ito po ay mga nabanggit na sa salita ng Diyos na kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong updates at pagpapaalala ay upang huwag tayong matroubled, sabi sa Matthew. At ang Diyos mismo ang nagsasabi na ito'y simula pa lamang ng mas kahindik-hindik pang mga magaganap sa susunod na panahon. At ito ang sinasabi sa kanyang salita. In Luke 21, from verse 10 to 12, King James Version, the Lord Jesus was speaking here. Then he said unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights and great signs shall there be from heaven. But before all these, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. So kasunod ng mga pangyayaring yun, grabe ang magaganap na persecutions sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus dahil sa pangalan niya. At sinasabi din sa verse 34 to 36, And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness, and cares of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Mga kapatid, ang tinutukoy po na paalala ng Panginoon sa ating pong mga binasa sa Luke chapter 21, sa mga nabanggit na verses, in 10 to 12 verses, 34 to 36, ay nagpapaalala ang Panginoon na itong mga balita tungkol sa gera, earthquakes, famines, pestilences, rumors of wars, ay mga magaganap at titindi ang persecution sa mga mananampalataya. Sa isang banda ng buhay, kung titingnan natin ang resulta ng pandemic na COVID-19 na ito, marami pong maapektuhan ekonomiya at lahat po ng mga tao ay maaring humantong sa tagutom dahil takot lumabas. So saan sila kukuha ng pagkain? Maapektuhan ang mga negosyo, magkakaaway-away. At yung mga tila mayayaman noon ay malulugi. So ang kaguluhan ay hindi natin talagang sukat na makalculate. So aside from that, meron pong sinasabi na kayo ay maghanda, watch and pray. Dahil baka maabutan tayo na hindi naka-intune sa kanyang pagbabalik at tayo ay
maiwan. Sapagkat itong mga bagay na ito, lalo na ang pagbabalik ng Panginoon, ay wala pong date at wala pong tinatawag na announcement. Kahit kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na pagbabantay para maintindihan at maunawaan natin na sa anumang sitwasyon, handa ang ating mga puso, handa ang ating mga buhay, naharap sa Panginoon. At the end of the day, alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa muli po ng ating pagbabahagi dito sa ating pong YouTube channel. Nais ko pong papurihin ang Panginoon sa mga bagay na ito na kung saan totoo ang mga nakasulat sa Biblia at walang dapat ikatakot ang mga totoong mananampalataya at naniniwala sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa at tayo'y manatiling maniwala hanggang sa wakas dahil ang Panginoon ay nalalapit na. Maraming pong salamat. God bless at maraming pagpapala para sa inyong lahat. I declare the covering of the precious blood of Jesus to be upon each one of us against all the works of the enemy. In Jesus' name, amen.